What's up mga tong? It's your boy Brian OG. Muli nagbabalik with another video. Yes sir. So amusta kayo mga tong? Ayan na ka, puta ina, mukhang uulanin pa ako. Wala akong kapote. So hindi naman tayo talaga nagkakapote mga tong. So sana umabot tayo sa pupuntahan natin bago umulan. Ang dami kasi nasabi. This vlog is all about the ZX25R 2023 Standard Edition mga tong. Kung worth it ba siya, kung sulit ba siya, kung practical ba siya, kung gusto nyo mag-upgrade mga chong, goods ba tong motor na to, kung gusto nyo ito yung maging first big bike nyo or first bike nyo mga chong, kino-consider nyo tong motor na to. So yun ang itatakil natin ngayon, yun ang pag-uusapan natin ngayon, di na ako marunong mag-vlog. Yes! Maambun na! Nirelease na nga dito sa Pilipinas yung Kawasaki ZX25R 2023 edition mga chong. Kasabay nung, so meron kasing dalawang version na nilabas, which is yung standard saka yung special edition mga chong. So kung hindi nyo pa napapanood yung aking vlog sa first look ng Yamaha ZX25R standard edition, panoorin nyo muna yun mga chong. Or pwede panoorin nyo after nyo itong video na to. Ang ganda ng view dito, talaga naman. Umuulan na doon sa Ortigas, doon pa naman kami pupunta. Maganda dito sa lugar namin mga chong, pagbababa kayo ng city, makikita nyo yung view ng Ortigas, yung Manila Bay, yung Laguna Bay, diba napakangas dito sa lugar namin. So ano nga ba mga chong yung nabago dito sa ZX25R 2023 Standard Edition mga chong? Specs wise, ganun pa din naman, 250cc, inline 4, dual overhead cam, same pa rin yung bodyworks. Nag-iba lang dito is yung kanyang TFT display. Iba na rin yung kanyang tambucho. So dati underbelly ang tambucho niya, ngayon is nasa side na. Other than that, wala na naman na. So ang price range ng ZX25R is around 393 pesos. So bakit ba bumaba ng ganun yung presyo niya? Dati mga chong, sa 414 pesos, 1,000 pesos mga chong, kumpleto na, 'di ba? May ABS ka na, may auto bleef, may quick shifter. Dito kasi sa standard version mga chong, is isa lang yung kulay na available sa kanya, which is yung metallic spark black. Yung kanyang colorway, which is parang glossy black, jet black, ganun lang yung style niya mga chong. Kasi mga chong, may mga nagsasabi, dati 414,000 pesos lang, kumpleto na. Ngayon 393, ang daming wala. So ganun talaga mga chong, kung mapapansin nyo talagang nagtataas ang presyo ng mga motor yearly. Dahil siguro, tinanong ko, dahil daw sa tax. Dati ang Kawasaki Ninja 400, around 414 lang yan, 415, ganyan lang ang presyo nyan. Ngayon nasa 430 na ata, 440, diba? So ganun talaga mga chong, wala tayong magagawa. Wala namang nabago sa Ninja 400, same pa rin ng spec, same pa rin ng body. Walang nagbago mga chong, yun at yun lang din. Iniba lang yung kanyang mga sticker, diba? Nagiba lang yung mga sticker niya, yung decals kumbaga. Pero yun na nga, di na natin makokontrol yun mga chong, ganun talaga price niya. Tapos yung ZX25R Special Edition is around 428, kung di ako nagkakamali mga chong ha, ganun ang price niya. So ang layo ng difference diba sa Standard Edition. So ano ba yung mga binago dito sa ZX25R buod dun sa TFT display sa dito sa tambucho niya? Dati mga chong, kapag bumili ka ng ZX25R, meron na siyang kasamang seat cowl, racing seat cowl mga chong, yung nilalagay sa likod kapag ayaw mo magpaupo ng babae. Ilalagay mo yon. Wala, racing ba ang baga. Pero aftermarket lang naman yon, nabibili naman yon. So anytime pwede kang bumili ng ganon. And then yung frame slider. So yung frame slider naman ng ZX25R dati, hindi naman talaga siya yung pang hard crash, yung tipang natumba lang, paprotekta na lang yung tanke mo. Pero kapag mga hard crash talaga, yung talagang semplang ka habang nagmamaneo in high speed, mga ganon, mga chong, dumulas yung motor mo, hindi talaga siya ganon ka-effective. So yung iba ginagawa, nagpapalit talaga ng mas high grade na frame slider. Para sa akin, okay lang naman yon kahit di na nila ibigay yon. And then, yung pinaka-major talaga na tinanggal dito sa Standard Edition is yung kanyang quick shifter saka yung auto bleep. So kumpleto pa rin yung features niya mga chong. Meron pa rin siyang traction control, meron pa rin siyang
anti-lock braking system mga chong. Sa para sa akin, 393 without auto brief and quick shifter. Pero na-retain pa rin yung pagiging maangas niya. Wala namang binago sa kanya, hindi naman siya pinabagal. So para sa akin is goods na goods pa din yun. Oh yeah! Sulit na sulit pa rin mga chong. Umulan na dito ah. Basa na yung kalsada. At dahil basa na yung kalsada, hindi tayo dadaan sa mabahang parte dito. Ganda-ganda na sapatos ko, bagong linis, walang ya. So yun na nga mga chong, 393 pesos, 1,000 pesos mga chong. Andun pa rin yung pagiging maangas ng ZX25R inline 4 screaming bike. Eh talagang masasabi natin na sulit siya. Hindi lang siya magiging sulit mga chong kapag practicality na yung pag-uusapan syempre. Yung sounds lang talaga kasi ang binabayaran sa ZX25R. Hindi mo naman siya maipapasok sa expressway. Pero kung tipong ikaw yung tao na hindi naman talaga pumapasok sa expressway, eh pwede mo talaga siyang i-consider na bilhin. Kasi as the time goes by mga chong, mananawa ka dun sa tunog eh. Yung performance niya mga chong, hindi natin masasabi na talagang matindi kasi 250cc talaga siya. Lang talaga siya mga chong. Hanggang dun lang yung kaya niya. Though, pwede mo siyang i-tune up. Pwede mo siyang i-tune na para mapalakas, mapabilis pa lalo, mapaganda pa yung performance. Pero 250cc lang siya. So hindi niya pa rin kayang abutan yung Ninja 400. Kaya pa rin siyang talunin ng R3 mga chong. Kahit mga 2 cylinder lang yung mga yon, kasi mas mataas, mas higher cc sila. Kumbaga, there's no replacement in displacement. Tama ba? Tama ba yung grammar ko? Para sa 250cc na motor, hindi siya practical kasi sa 400,000 pesos mga chong, makakabili ka na yan ng expressway legal na motor. Pero di ba kung ano talaga yung magpapasaya sa'yo, kung ano talaga yung gusto mo, yun yung kunin mo mga chong. Sa akin eh, opinion ko lang naman to. Ako actually, nag-iisip pa akong mag-upgrade. Bala ko ibenta yung kotse, bala ko ibenta tong motor. So kapag nabenta ko na sila, saan natin pag-iisipan talaga kung gusto ko ba talagang bumili ng ZX25R. Kasi mga chong, putek, pangarap ko talaga magkaroon ng inline 4. Pero long term pa rin yung gusto ko. Ito, yung R15 ko, 4 years na sa akin to, di ba? Reliable talaga siya. Hindi talaga niya ako pinapahiya. Kung nagbabalak pa rin kayong bumili ng ZX25R, go for it. Ang masasabi ko lang mga chong, kung nangihinayang kayo dun sa auto brief, pero saka yung quick shifter, kung gusto nyo na magkaroon nun, pero gusto nyo ng black na colorway ng ZX25R, eh hindi po mangyayari yun kasi yung color black ng ZX25R is available lang siya sa standard version. Para sa akin mga chong, mas gusto ko yung angas ng KRT, yung Kawasaki Racing Team na colorway ng ZX25R kasi maangas eh, parang racing ka talaga doon. Yung black kasi, common na kulay lang, black, di ba? Simple lang na may swag ganon. Pero pag KRT kasi, maangas talaga. So ayun na nga mga chong, GG tayo. Baha dito, wasak yung sapatos ko. Ay, kakalinis ko lang ng putang ina mo. Kakalinis ko lang sa'yo pre. 30 minutes kitang nilinis. My goodness. Nilagay ko pa yung protector sa clutch, sa cambio, putek, uulan naman, hayop, dapat pala islander na lang ako, hayop na yan. Bisit! Labas pa kasi. Pero yun mga chong, wala tayong magagawa. Yun na nga mga chong, kung nag-iisip naman kayo na pag ZX25R, pero naisip nyo, sayang kasi hindi nyo mailalabas ng expressway. Ito lang ang masasabi ko dyan. Dadaan tayo sa mga mataong lugar. Kaya bibili ng ZX25R mga chong, para i-flex. Diba yun naman yung isang reason kung bakit natin gusto ng inline 4. Diba sa tunog, para pag binomba mo talagang ooh, diba? So yun naman ang advantage ng ZX25R. Yun, wala nang basa yung kalsada. Putay naman, dumi mo, hayop ka, dumi mo. Buti hindi motor ang nilinis ko, kasi mas masakit pag motor ang nilinis eh. Sayang yung effort, sayang yung time. Matatawid. So, sa tingin niyo mga chong, sulit ba yung ZX25R 2023 edition para sa mga nagbabalak bumili? Kung balak mo mag-upgrade mga chong, galing ka sa 150cc, ang ma-upgrade lang mga chong is siguro yung tunog lang. Sa performance, pwede din kasi galing ka namang 150cc. Pero kung galing kang R3, galing kang Ninja 400, ganyan. Pero mag limang isip ka mga chong,
Kasi yung performance talaga hindi mo aasahan kasi 250cc lang talaga siya. Pero mga chong, kung habol mo yung enjoyment talaga, eh talagang masasabi ko na ZX25R number 1. Kasi hindi ka lang mag-e-enjoy mga chong, it will give you happiness. It will give you fucking happiness kapag naka ZX25R ka. Ako mga chong, wala na akong pake kundi kumapasok ng expressway yan, putek. Inline 4 ZX25R, I'm coming, wait me. Pero initay ko talaga yung ZX4R, putek, mukhang paasa lang yun. Hindi ko nakasahan yun mga chong, mukhang 2025 pa dadating yun. Bili na lang ako ng ZX25R ngayon, tapos kapag dumating yun, benta ko na lang siya ulit, da? Yun lang gagawin natin. Kung newbie ka naman, balak mo mag ZX25R, syempre, I will recommend it. Hindi ka naman siguro ma-overwhelmed ng sobra sa power niya dahil 250cc lang siya, kaya-kaya siya i-drive, kaya-kaya mo siyang kontrolin kahit na inline 4 siya. Hindi magiging problema sa'yo na i-drive yung ZX25R. Ayan o, ZX25R o, shout out. Kung nagbabala ka mag-downgrade sa ZX25R, galing kang 600cc, mga ganon, wag na balakin. Magsasayang ka lang ng pera, magsasayang ka lang ng oras. Sa sounds lang, pero ikaw, nasa iyo pa rin yan. Basta ang mahalaga, at the end of the day, yung happiness, kung saan magiging masaya. So yun lang mga tong, I think I will end the vlog here. Thank you so much for watching. Kung mabot ka dito, maraming salamat sa panonood. I love you. Pa-French kiss ako. That would be it. Thank you so much. Again, this is Brian O'Chill and I'm out. Yes, sir.